naman tayo sa bago nating lesson. So, our topic for today is absolute and relative dating. Actually, this is a grade 11 science. Since merong nag-request sa atin, if pwede ba natin siyang tulungan sa ano sa topic nila, siya si Hazel Ann Contreras from Baybay Senior High School from Leyte. Malayo na tayo, hanggang Leyte na. Okay? Thank you sa'yo, Hazel. Try me, sir, na tulungan ka. Okay? Gagawin natin Tagalog para mas maintindihan mo. Okay, start na tayo. Okay, so first, what is relative dating? Tsaka absolute dating. Okay? Pag sinabing dating, hindi ito yung makikipag-date kayo. Ah. Okay, magkaiba to. Okay, when we say relative dating, it is the order of sequence of events, but not the actual occurrence. Ibig sabihin, may pattern ka lang masusundan, pero hindi mo makukuha yung actual na date kung kailan nag-exist yun. While absolute dating, may specific time. Madedetermine mo kung kailan nag-exist yung isang bagay. Kasi meron kang tinatawag na radioactive decay. Doon natin i-base kung paano natin malalaman yung specific na date kung kailan nag-exist yung isang material na yon o kaya yung isang rocks, okay, kahit ano. Okay? So mapapansin nyo kasi, yung mga archaeologists, mga geologists, paano nila nalalaman kung gaano nakatanda yung mga nakuha nilang fossils, meron silang mga nakuhang jar, tapos napipredict nila kung gaano nakatagal. Okay? Ngayon, meron mga steps kung paano nila nakukuha yung actual na date kung kailan to nag-exist. Okay? One of date is the relative dating and absolute dating. So, ang difference between the two, kapag sinabi nating relative dating, order lang siya, hindi siya yung actual na date kung kailan siya nakita. Okay? Then, or kung kailan nag-exist. When we say absolute dating, yun naman, specific na year kung kailan talaga siya nag-exist or ginawa. Okay? So, dun muna tayo sa relative dating. So, yung relative dating, meron niyang limang principles. Okay, the first principle is the principle of horizontality, original horizontality. So, what is this principle tells us? It is based on the observation that sediments usually accumulates into horizontal layer, tectonic forces, tilted or folded rocks into an angle after it was formed. Sir, hindi po namin maintindihan. No? Tingnan natin sa drawing. Sabi daw dyan, sa principle of horizontality or original horizontality, ang mga sediments daw talaga ay na-accumulate ng pa-horizontal, kagaya nito. Naka-horizontal siya. Okay? So, ang reason kaya bakit horizontal ang pagkakasalansang ng mga layers natin or sediments ng ating Earth, it is because of the pull of gravity. Okay? Ang pull ng gravity is always towards our core. Kaya mapapansin nyo, nakapa-horizontal yan. Sir, bakit ganun? Meron kaming mga nakikita na hindi naman pa-horizontal. It is because of tectonic forces. So, hindi na natin kontrolado yun. Ito yun, yung mga tectonic forces. Kaya sila natitilt. Ibig sabihin, nakatabingi. Pero kung wala sana yung mga yan, isa lang ang forces na nag-act, which is gravity, ganito ang itsura sana ng ating layers of Earth. Ganyan. Puro horizontal lang. Since merong force ng gravity, ayan, may mga layers or mga sediments na nahuhulog. Kasi ang force ng gravity ay pababa. Okay, ganun din dito. Okay, nagtitilt sila. Okay, it is because of the force of gravity. So, ano yung sinasabi, sir, ng original horizontality. Basta daw ang mga sediments or rocks ay naka-form horizontally, naka-layer sila. Okay, ganun lang siya kasimple. Okay, kaya siya ganun kasi it is because of gravity. Okay, sir, bakit hindi pantay-pantay yung iba? Meron ng mga outside forces. Ito na yung folded rocks, tsaka mga tilted forces. Excuse me. Another is the principle of superposition. So dito natin, sa principle of superposition, dito natin malalaman kung sino yung pinakamatandang rocks
Okay? Sabi nga natin kanina, ang relative dating, hindi natin makuha yung actual na date. Okay? Kung kailan nag-exist yung, halimbawa, yung rocks. Okay? Dito, i-approximate lang natin kung sino yung sediment rocks become younger from top to bottom. For example, ito yung layers natin. Yung nasa pinakailalim ng layers, which is yung number 5, siya ngayon yung pinakamatanda. Okay? Pinaka-old na layers. Then, patong uli, kasi number 4, hanggang sa number 1, which is yung pinakabatang sediments. Okay, yun yun. So, ibig sabihin, sediment rocks became younger from top to bottom. Ito yung mga pinakabagong sediments hanggang sa pinakailalim, yung pinakamatandang sediments. Yun lang yung sinasabi ng superposition. Next, principle of cross-cutting. May mga factors about principle of cross-cutting. Okay, when we say principle, relationship based on the fact that rocks must exist before anything else happen in an intrusion or dike cutting across a rocks. The cut rock layers are older than the rocks that cut across. For example, ito. Iting layers natin ng rocks. Okay, tapos merong intrusion. Ibig sabihin yung mga molten rocks, natunaw niyan ngayon, tapos ikinat niya to. So, isa lang ang sinasabi ng principle of cross-cutting. Yung rock or layers na kinat niya ay mas matanda kaysa sa kanya. Ganun lang siya kasimple. So, ito, yung rocks na yan, yung nagka-cut, kaya nagka-create ng dike. Okay, yung intrusion na yan, mas bata yung mga rocks na yan kaysa sa kinat niya. Ito yung kinat niyang layers. Ito matatanda to. Ito yung pinaka-younger rocks dyan. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, ang tanong, bakit, sir, bakit po nagkakaroon ng cross-cutting? Simple lang. Dahil sa pressure and temperature. Kaya may mga rocks na natutunaw. Okay, yung mga rocks na natutunaw, gumagawa yan ng deck sa ilalim. So, tinutunaw nila yung mga yan hanggang sa mga makat sila. Okay, next. Okay, the principle of faunal succession. Okay, pang-apat na to ha. Principle of faunal succession. Species succeeded one another through the time in definite and recognizable order and that the relative ages of sedimentary rocks can be therefore recognized from their fossils. For example, itong mga rock layers natin na yan, ibig sabihin yan, kada layers ng rock, meron pa matatagpo ang mga fossils dyan. When we say fossils, ravine. Okay, for example, dito sa layer na to, yung mga geologists nakatagpo ng trilobite. Or trilobite is an ancient insect. Okay, trilobite nakita nila. So, ina-assume na nila na yung rocks kung saan natagpuan yung trilobite. For example, ang trilobite is right nabuhay bago pa yung mga dinosaurs. Sabihin natin 15 billion years ago. Okay, 15 million years ago. So, yung trilobite na yan, yung fossils, lahat ng rocks na nandyan sa layer na yan ay 15 million years ago. So, ganun lang siya. So, nagbe-base siya sa fossils, kung saan natatagpuan yung mga fossils na yun. Limbawa, ito, dito may natagpuan sa layer na to kay number 4, may natagpuan fossil ng dinosaur. Okay? Ang dinosaur ay nabuhay during Jurassic era. Ibig sabihin, itong mga bato na nandito ay kasing edad ng mga Jurassic era. Okay? Ganun lang siya kasimple. Okay, next. Last is the principle of lateral continuity. So, it states that the layer of sediments are continuous. So, ang makikita natin, meron kasi tayong mga valley. Pero actually, yung mga valley na yan, continuous yan. For example, ito. Yan. Ito yung mga layers, A, B, C, D natin. Ang sinasabi lang ng principles of continuity, kung hindi nag-exist yan,
continuous daw yung mga layers ng rocks. Kung hindi daw nag-exist to. Yun lang yung sinasabi ng principle of lateral continuity. Okay, now, I want you to look at this diagram or picture. I have a question. How will you describe the rocks in the picture? So, paano natin i-describe yung rocks sa picture na yan? Kung mapapansin nyo, layers by layers tayo. Okay? Layers by layers yan. So, sa pinakababa, we have granite, then sandstone, then yung sandstone na patungan pa ng shale, then limestone. So, ibig sabihin, layers by layers ang mga rocks natin. What are the uses of, another question is, what are the uses of this layering in the geologist? So, anong panggamit ng mga layers na yan sa mga scientists natin? So, simple lang. Because of these layers, they were able to find out kung ang nakikita nilang mga fossils or mga remains, kaya mga gamit, ay napipredict nila kung gaano nakatagal. Okay, dahil sa mga layers na yan. Okay, dinalaman nila, ito matanda na kasi nasa pinaka ilalim. Ganun lang siya kasimple. Next, at which layer of rock can you find the oldest and the youngest? So, saan natin mapatagpuan yung pinaka-oldest na rock? Kagaya nga ng diniscuss natin sa relative dating, yung number 2, which is the principle of superposition. So, yung pinakabatang rocks, siya yung nasa ibabaw. Yung pinakamatandang rocks, siya yung nasa pinaka-ilalim. Okay, yun lang sinasabi ng layering. Kung sinasabi niya kung sino yung pinakamatandang rock, tsaka sa pinakabatang rock. So, yung pinaka-nasa ilalim, pinaka-bottom na layers, sila yung pinakamatanda. Next, what does thickness indicate on the layer? So, anong ini-indicate ng thickness, yung kapal ng layer. So, ibig sabihin, pag mas makapal yung layer, mas matagal yung era nila na nag-exist. Okay? Mas matanda, at mas matagal. Okay? So, syempre, kung manipis lang yan, kagaya nito, okay, in a short period of time lang yan. Unlike yung mga ganito, ang laki ng layers niya, mas mahabang panahon yan bago sila nabuo. Okay, can you determine the absolute relative age of the rock? Or, kaya ba natin i-determine, guys, yung relative age of the rocks? Yes, pwede. Kasi nakuha na nga natin yung mga principles kanina. Relative lang. Pero yung absolute, hindi pa natin mapipredict. Excuse me. Okay, that's why we're going to tackle yung tinatawag natin absolute dating. Ito, eksakto naman kung kailan yung mismong events, yung eksaktong edad niya. Okay? Pero may basic yan. Okay?